Mahigit 11,000 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island sa loob lamang ng 24 oras kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, yan ang pinakamaraming ibinugang sulfur dioxide ng Kanlaon sa isang araw simula nang mag-record sila noong 2009. Mataas din daw ang tsansa ng magmatic eruption o pagbuga ng lava ng bulkan pero hindi pa masabi kung kailan. 1902, huling nagkaroon ng magmatic eruption sa Kanlaon. Mula noon ay puro phreatic o steam-driven eruption ang nangyari. Bukod dyan, may halos 80 pagyanig na naitala sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Nananatili po sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon, kaya bawal pa rin pumasok sa, sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.